Desidido ka ba maging vlogger? Paano nga ba mag-start sa YouTube? Totoo bang kumikita ang mga vlogger? Paano nga ba dumami ang mga subscriber mo? Paano ba dumami ang views? Di ba mahirap yun? Gusto mo rin ba maging vlogger kagaya ng mga sikat na vlogger? Kung gusto mo guys, itong video na to ay para sa'yo. Gusto mo maging YouTuber? Just keep on watching. Me, Jazz MJ Garin, and for today's video guys, I'm super excited na i-share ko sa inyo yung mga nagre-request sa akin paano ba magsimula sa YouTube, and now finally guys, na videohan ko na rin, and super excited akong i-share sa inyo tong video na to guys. Ito ay matagal na pong nire-request sa akin, and ngayon ko lang po nagawa ng video. So, paano ko sinimula ng aking YouTube noong ako'y nag-uumpisa pa lang, and paano ko nagsimula sa YouTube, and anong way na ginawa ko. So, i-share ko sa video na. Sa video na to guys, ay super excited ako na i-share sa inyo kung paano ko sinimula ng aking YouTube channel. Hindi ko na paliligoy-liguyin pa. Ang unang step na gagawin natin guys ay pupunta po tayo sa Google. And gagawa po tayo guys ng Gmail. At kapag nakagawa na tayo ng Gmail, balik tayo guys sa YouTube. Punta tayo sa YouTube and click natin guys yung create account. At kapag nakagawa na po kayo, nakakreate na po kayo ng account nyo sa YouTube, gamit po yung Gmail na sinign up nyo sa Google, ay hindi ibig sabihin guys may YouTube channel ka. So, gagawa ka guys ng sarili mong channel. So, pupunta ka sa My Channel. Pag nakagawa ka na ng My Channel, yun, pwede ka na mag-start. Pwede ka na gumawa ng sarili mo YouTube channel. Sa paggawa po guys ng YouTube channel, yung kasi ako guys, pangalan ko kasi yung nilagay ko sa channel ko. Ang gagawin mong pangalan mo sa YouTube mo, eh, yung madaling ma-remember ng mga tao. So, napakahalaga rin po guys nung YouTube channel na gagawin mo. Napakahalaga din guys nung pangalan na gagawin mo sa YouTube channel. Like, yung mabilis ma-remember ng mga tao o ng mga viewers mo yung pangalan mo. And then, pag sunerge siya guys, dapat wala siyang kaparehas. Ginawa ko guys, nung gumawa ako ng channel ko guys, sinerge ko sa YouTube kung marami bang lalabas. So, yung pangalan ko lang yung lumabas. So, second guys, eto medyo seryoso to. Next mong gagawin is yung content. Let's talk about content. Iisipin mo siyang maigi kung anong content ang gusto mo. Yung pinaka gusto talaga ng puso mo, yung nasa isipan mo, saan ka ba masaya, gusto mo bang informative, gusto mo, mahilig ka ba magluto, yun. Basta kung anong kinahiligan mo guys, yun yung gawin mo, ilagay mo sa content mo. Mahilig ka ba mag-makeup, mahilig ka ba mag-travel, mahilig ka bang mag-DIY, mga ganun, funny ka ba, gusto mo mga frank-frank, kung saan ka masaya, kung anong hilig mo, yun ang gawin mong content. Kasi sa hilig mo kasi, dun mo maideliver ng maayos yung gusto mong iparating sa mga viewers mo. Mahirap kasi guys gumawa ng video, mahirap gumawa ng film kapag hindi ka seryoso, pag hindi ka sigurado sa ginagawa mo. So, napaka-importante ng content guys. Yan yung second na gagawin mo, iisipin mo kung anong content ang ilalagay mo sa YouTube mo. Sa paggawa guys ng video, para sa akin na hindi mo kailangan gumamit ng mamahaling camera para makapag-start ka sa pagba-vlog o kung gusto mo talaga mag-vlog. So, kahit na camera lang, kahit na wala ka talagang ginagamit na yung mga DSLR na camera, pwede ka makapag-vlog guys. Actually, ako guys, yung phone lang talagang ginagamit ko. So, hindi nangangahulugan guys na kapag vlogger ka, gusto mo talaga mag-vlog, eh, kailangan bumili ka ng mga mamahaling camera or lahat ng kailangan sa pagbablog, ibibilihin mo. Pag nag-i-start ka pa lang guys, pwede ka na munang magtiyaga sa cellphone, tapos pag kumikita ka na, saka ka na bumili guys ng mga mamahaling. Pwede ka na pag afford mo na talaga makabili. Yun, ang importante kasi guys, sa paggawa ng video, para sa akin na kailangan ma-deliver mo lang na maayos yung salita mo and malinaw yung mukha mo, yun, maaliwalas, yung background mo. So, sa background naman, guys, para sa akin, hindi masyadong importante. Kahit na hindi kagandahan talaga yung background mo, kahit na pangit lang yung background mo, basta maliwanag siya at yung salita mo naririnig maayos, na i-deliver mo na maayos. So, para sa akin, ganun. So, yun, hindi mo kailangan talaga bumili, guys, ng mga mamahaling camera. Kailangan mo bumili ng mic or ng ano para lang maging makapag-start ka maging vlogger. So, pwede ka mag-start guys na mag-vlog kahit na simple lang yung gamit mo. Actually, ako guys, nag-decide ako na maging vlogger. Bumili ako ng ano, nag-ipon ako.
yun ang ginawa ko. Nag-ipon ako, bumili ako ng camera ko, bumili ako ng mic, lahat binili ko. So, parang na-realize ko nung huli, parang hindi practical kasi hindi ka pa naman kumikita tapos binibili mo na lahat ng mga kailangan. So, parang hindi. Kaya ayokong i-share sa inyo na dapat bumili kayo agad. So, para kasi sa akin, hindi practical. Para sa akin, mali yung ginawa ko. So, hindi naman kailangan importante talagang bumili ka ng mga mamahaling para makapag-start ka mag-vlog. So, cellphone lang, basta maliwanag, sapat na yun. Okay na yun, guys. So, next na is yung pag-i-edit. Yung pag nakagawa ka na ng video, paano ba i-edit to? Importante ba yung edit? Ganito, gaano ba to kahalaga? Yes, guys, maganda rin yung ine-edit talaga. Pero kung baguhan ka pa lang na nagbablog, hindi naman sobrang importante yung ma-edit mo ng bonggang-bongga talaga yung video mo. Actually guys, ako hanggang ngayon, hindi pa talaga ako bihasa sa pag-e-edit kasi mahirap talaga mag-edit. Mga professional nag-e-edit lang talaga yung nakakagawa ng magagandang edit. So, ako guys, nag-i-start pa lang ako kaya mapapansin yung mga video ko, hindi siya talaga naka-edit ng sobrang-sobra kasi nga, hindi nga rin ako marunong mag-edit. So, pinang-e-edit ko lang talaga guys yung iMovie. Tapos, nag-ship ako sa iba guys, yung InChat, and then ang KineMaster din po ako. So, mga simpleng editor lang po ang ginagamit ko. Sa cellphone ko lang po ito ginagawa. Pag nag-edit ako guys sa cellphone, yung mga nagtatanong guys na gusto ko maging vlogger, gusto ko mag-vlog, pero hindi ako marunong mag-edit, paano? So, guys, hindi naman sobrang importante talaga yung pag-edit. Although, mahalaga din siya sa part ng video mo kasi nakakaganda din siya guys. Pero guys, ang pag-i-edit, natututunan naman yan. So, step by step. So, sa mga baguhan na gusto maging vlogger, sa mga baguhan na gusto mag-vlog, pero hindi marunong mag-edit, gusto kong malaman nyo guys, gusto kong ma-inspire kayo na kahit na hindi nyo naman sobra talaga ma-edit yung video nyo, basta maayos at malinaw lang ang mga salita nyo is okay na okay. Aralin nyo lang ng unti-unti. Yun. Lagi ko sa inyo sinasabi guys na dapat yung salita is malinaw at saka yung mukha nakikita kayo. Oh, yung umpisa kong video, napaka-awkward talaga. Ang pangit talaga kasi hindi ko nakakat. Tapos, pag nagkakamali ako, yung mga salita ko doble-doble kasi nga hindi na-edit. Lately lang ako nagkakat ng mga salita ko. Then, pag may pangit, nakakat ko siya kasi natutunan ko step by step. Tutunin nyo na lang yun guys. So, pwede naman kayo makapag-start maging vlogger kahit na hindi sobrang maganda talaga ang pag-edit nyo. So, later on, matututunan nyo na lang yan guys na, uy, alam ko na mag-edit. So, pwede kayo mag-start guys kahit hindi pa kayo marunong mag-edit. Kasi ganun ako, hindi talaga ako marunong mag-edit. Kaya kung mapapansin nyo guys, yung ilalim ng video ko, super awkward yan, mga baguhan kong video kasi walang mga edit halos. Tapos, ang hirap talaga. So, tiyagaan nyo lang talaga, guys. So, pag-upload ng video. So, pag-isipan yung maigi, guys, yung pag-upload ng video. Ano bang ipapamagat ko dito sa video na ginawa ko? Let's say, travel. So, kung mag-upload ka ng video, dapat pag-isipan yung maigi yung pamagat nyo. Yung pamagat nyo, guys, na dapat nakakaakit dun sa mga viewers. Pero, dapat yung pamagat nyo is related din doon sa video na nasa loob. So, ganun. And then, pinakamahalaga guys, yung tags. Diba sa mga pamagat nyo, ilalagay nyo. And then, sa ilalim nun, kapag nag-start ka na maging vlogger, meron doon, makikita kayo sa na tags. May makikita ka doon sa pamagat. Sa ilalim nun, may makikita kayong tag, hashtag, ganun. So, kapag gumawa ka ng video, napaka-importante nung tag. Kaya, yung tag na gagawin mo is related dun sa video na gagawin mo. Para kapag clinic yun, kapag sinurch yun, lalabas lahat ng video na nilagay mo. Like, may mga tag ka na nilagay, paano mag-makeup, about sa mga beauty, ano, simple tutorial ng makeup, or kaya basic makeup, yun yung mga tag na ilagay. Kasi pag may nag-search sa YouTube na ganun, lalabas lahat ng tinag mo. So, napaka-importante guys ng tag. So, para sa akin guys, is super important talaga yung tag na yan. And ito guys, thumbnail. So, ano ba yung thumbnail? Napaka-importante din ito guys. Sobrang importante nito sa pag-upload natin ng video. Yung thumbnail, ito yung makikita nung sa pronta. Kapag diba mag-search ka sa YouTube, tapos makikita mo dun may mga
picture, may mga nakasulat ng mga anik-anik. Then, pag nakita mo, makiklik mo. So, yun yung thumbnail. So, dapat guys, kapag gumawa ka ng video, tapos magta-thumbnail ka is dapat, para sa akin, dapat yung parang kaakit-akit sa mata ng tao. Related din, dapat konektado din dun sa video yung ita-thumbnail mo. Pero, yung parang kaakit-akit siya sa mga viewers mo. Kasi ikiklik nila yan eh, ano kaya to? Parang something special na parang pag nakita ng ano ng viewers mo, ikiklik nila, ay ito, tas papanuuri nila. So guys, yung mga nagtatanong, intro, hindi ako marunong gumawa ng intro, mga ganon. O kaya, importante din ba yung intro? Para sa akin, hindi naman importante talaga ang intro. Kahit yung video mo walang intro, okay lang. Pero kung marunong ka gumawa ng intro at kaya mo, pwede mo na kasi nakakaganda rin siya sa video mo. So, para sa akin, hindi talaga siya sobrang importante. Para sa akin ha, kung wala namang intro, okay lang din. Pero mas maganda syempre kung may intro, nakakaganda din siya. Pero yung mga nagtatanong na importante din may intro, ayoko mag-vlog kasi wala pa akong intro. Pwede ka na mag-start mag-vlog kahit wala ka pang intro. So guys, ito pa, isa pa sa pinaka-importante sa lahat. So, requirements ni YouTube. So pag naging vlogger ka na, so mayroong requirements si YouTube na kailangan ma-reach mo. So, ngayon 2021 guys, sabi kasi nila na mag-change daw ng requirements si YouTube. Pero, hindi totoo yun guys. So, same requirements pa rin siya. 1K subscriber at saka 4,000 watch hour. So, yes guys, pag vlogger ka na, pag YouTuber ka na, may requirements si YouTube na kailangan ma-reach mo. Kailangan mo maka 1,000 subscriber and 4,000 watch hour. So, mahirap gawin yun, di ba? Para sa akin, nung nag-start ako, ang hirap gawin noon, nung 4,000, parang marireach ko ba to? 4,000 watch hour, parang ang hirap kasi parang yung video mo wala namang manunood. Para sa akin, yun yung naramdaman ko. Yung unang naggawa ko ng video, sabi ko, parang hindi ko naman kaya itong gawin, parang ganun. So, yun yung pinaka requirements ni YouTube talaga. Kailangan mo maka 1,000 subscriber and kailangan mo maka 4,000 watch hour. Bago ang lahat guys, maraming salamat sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin, sa lahat po. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po mararating itong meron ako sa akin ngayon. So maraming salamat talaga guys. And nga pala sa mga hindi pa po nakaka-subscribe at hindi pa po subscribe sa channel ko, please like and subscribe and hit mo na rin yung notification bell natin dyan para lagi kang updated sa lahat ng mga videos na gagawin ko. And gusto ko talaga magpasalamat sa lahat ng mga viewers ko, sa lahat ng mga na-subscriber ko. Thank you so much. Hindi ko po mararating yung meron sa akin ngayon kung hindi po ito dahil sa inyo. So guys, sa mga nagtatanong, paano ba magkaroon ng 1,000 watch hour? Paano ba ako makaka-reach nito? At saka paano ba ako makaka-4,000? Ang hirap naman nun, 4,000. No? Mahirap talaga yun guys. Oo, totoo yun. Mahirap talaga. Lalo na kapag hindi ka naman artista, hindi ka talaga ordinaryong tao ka lang. Medyo mahirap. So ako, ang tips na may share ko sa inyo guys, ang una kong ginawa guys nung nag-vlog ako, nag-post ako lang ng nag-post. Paano dumami yung subscriber ko talaga? Una, nakatulong talaga yung family. Sila talaga yung una magiging fans mo eh. Sila talaga yung una magiging fans mo. Sila talaga yung mga magsusubscribe. So, ina-expect ko, pamilya lang talaga itong nagsusubscribe sa akin. Yung parang ganun. And then, after nun, syempre mga kaibigan. Yung mga legit nating mga kaibigan. So, yun. Malaking tulong din yung mga kaibigan. Tapos, yung mga FB natin, yung mga social media natin. So, malaking bagay din yun. Kasi, ang ginawa ko, guys, syempre, pina-subscribe ko yung mga kamag-anak ko, yung family ko, and then yung mga kaibigan ko, then kaibigan ng kaibigan ko. So, yun, malaking bagay yun, guys. Tapos, after nun, nag-post ako sa FB, pinupost ko lagi yung mga video ko, tapos pinapashare ko. Yun yung ginawa kong way kung paano ko na-reach yung 1,000 subscriber. And yung 4,000 watch hour naman guys, sobrang mahirap din yun kasi ang video ko minsan 5 minutes lang. So bago ka maka 4,000 watch hour sa 5 minutes, ang hirap, di ba? So gumawa akong video medyo mahaba yung mga lagpas 10 minutes. Pero hindi ako gumagawa na more than
20 minutes or lagpas 30 minutes, hindi ko ginagawa yun, guys. Kasi, hindi, para sa akin nga, hindi naman nga ako, ordinaryong tao lang ako. So, parang, mahirap na i-click ka ng tao, tapos panunuring, ano ba to? Unless na lang talaga, kailangan talaga maganda yung thumbnail mo, kailangan maganda talaga yung pamagat mo, tsaka maganda yung video na gagawin mo para interesting talaga siya sa mga viewers. So, nahirapan din ako, sobrang mahirap. Medyo sinwerte lang kasi ako, guys, kasi ang ginawa ko, mag-post lang kayo na mag-post. I-post nyo lang. Kung sa isang linggo, dalawang beses kayo gumawa ng video, sipagan nyo kapag bago pa lang kayo gawin yung tatlo. Hanggang sa may magti-trending na magti-trending kasi dyan, guys. So, mag-post ka lang na mag-post ng video na gusto mong video. Basta, i-post mo lang every... Siguro sa isang linggo, at least makatatlo or apat kang video. Or kung higit pa, gusto mo araw-araw. Basta maging masipag ka lang talaga sa pagpo-post. And then kasi may isa talaga na mag-trending dyan, guys. At yung isa na yun, yun yung magbibigay sa'yo ng subscriber. At yun din na magbibigay sa'yo ng watch hour. Sobra yun, makakatulong talaga yun, guys. So sa mga baguhan, yung mga nag-i-start pa lang, guys, ganun ang technique na ginawa ko. And sa mga matatagal ng vlogger and hihingi kayo ng advice, for sure ganyan din ang sasabihin sa inyo, guys. Maging masipag lang kayo, mag-post lang kayo, nag-post ng video, kasi may isa talaga dyan na magte-trending, may isa po talaga dyan na magbibigay sa inyo ng lakas ng loob na magkakaroon sa inyo ng watch hour. Siya magbibigay ng watch hour. Dati kasi nung mga 1 week pa lang ako, hindi ko naman talaga ini-expect na magkakaroon agad ako ng 1,000 subscriber at saka magkakaroon ako ng 4,000 hour. So may nag-click lang talaga sa video ko. Sobrang thankful ako dahil nag-trending. Hindi naman totaling nag-trending na trending talaga ng million-million. Pero siya talaga ang nagbigay sa akin ng subscriber at saka siya ang nagbigay sa akin ng watch hour. So kaya nababilis ko talaga, guys, nakuha yung subscriber ko at saka watch hour dahil sa video na to. Eto, nilagay ko sa baba. Ayan. So, kaya ang advice ko lang sa inyo, guys, mag-post lang kayo ng mag-post. I-post nyo lang ng i-post yung video na gagawin nyo. So, maging masipag lang kayo sa pag-post ng video dahil may magti-trending at may magti-trending talaga dyan, guys. Ang next natin ay, paano ba maging partner ng YouTube program? So, kung mapapansin nyo, guys, yung video ko, meron na siyang ads. So, meaning, partner na ako ng YouTube program. So, meaning legit na akong YouTuber. Meaning, yung mga nagtatanong, guys, totoo ba kumikita sa YouTube? Yes, totoo po kumikita. Pero ako, hindi naman sobrang malaki ang kita ko. Hindi pa talaga malaki. So, pero kumikita. Totoong kumikita sa YouTube, guys. Totoo, basta masipag ka lang mag-post. Masipag kang gumawa ng video. Masyado kang... basta masipag ka, in short. So, totoong may kita sa YouTube. And kung mapapansin nyo, guys, monetize na po ako. So, dahil po yan sa inyo. So, kaya kakikita, guys. Excuse me. So, kaya kakikita, guys, tas ang nanggagaling yung pera. So, paano ka kumikita? Is because dahil sa ads na nandyan sa video natin. So, the more, guys, na hindi ni-skip yung ads mo yun, kumikita siya na mas malaki. And then, kapag in-skip, syempre, mas maliit lang po yung kita. So, yun po. Tips ko lang sa inyo, guys, sa mga gusto mag-start maging YouTuber, sa mga gusto maging YouTuber, sa gusto maging vlogger, ang tip ko lang po talaga, maging patient kayo. So, consistent kayo, guys, sa pag-upload nyo ng video. Dapat, mayroon kayong schedule like twice sa week or ganun. Tsaka, patient. Hindi kasi lahat, di ba, guys, hindi naman lahat ng nag-uumpisa, andun na agad sa taas, syempre. Nag-uumpisa lahat sa zero. So, ang tips ko lang, guys, magkaroon kayo ng consistent video. Magkaroon din kayo ng patient. Kailangan patient ka sa lahat, guys. Kasi andyan yung mga basher, andyan yung mga negative feedback na ibibigay sa inyo. Kahit nga sikat na vlogger, talagang may mga basher din niya, mga guys. So, kailangan open-minded kayo sa lahat ng mga basher nyo. So, tanggapin nyo lang lahat ng mga salitang bibigay nila sa'yo. So, dahil sa kanila, pinapanood yung video mo, sumisikat ka rin. Ganun yun. And then, gawin nyo rin itong trabaho. Kasi, let's say, parang trabaho na rin kasi siya eh. Kung gusto mo talaga maging sikat na vlogger, kung gusto mo talagang lumaki yung pangalan mo sa pag-vlog, kailangan mo talaga, guys, na parang gawin siyang trabaho.
yung kailangan nakapokus ka talaga sa kanya, bibigyan mo siya ng time. So, kasi, yung totoo guys, ang pagbablog, kasi nag-spend ka ng time, effort, yung, tsaka yung pagod, nakakapagod din kasi yan guys, dahil yung content, iisipin mo, ano ba, ganito, mag-e-edit ka. So, kailangan patient talaga sa pagbablog. Yung pag wala pang viewer, huwag kang mainis. Huwag kang mainis kasi baka mainis ka dahil bakit 10 lang nanonood sa akin, bakit 20 pa lang. Hintayin mo, darating at darating sa'yo yung shine. Hindi pa ngayon, pero bukas, pagising mo sa susunod na araw, basta maging consistent ka lang sa pag-upload ng video. Huwag ka mawala ng pag-asa. Kasi may isa at may isa nga, gaya na sinabi ko sa inyo kanina, may isa talaga dyan na mag-trending at yan ang magbibigay sa inyo ng buhay. So, dapat be patient. Meron kayong mahabang pasensya. Yun. Kaya guys, kung talagang gusto nyo maging sikat na vlogger someday, maglagay kayo, maglaan kayo ng effort, ng oras nyo. Yun. And another tips guys, dapat lagi rin kayong connected sa mga viewers nyo. Lagi kayo sa mga comment, kahit na mga basher din yan, sige lang, i-accept nyo. Tapos mga nagpapa-shoutout, i-shoutout nyo, replyin nyo yung mga comment. Mag-reply kayo sa mga comment, gawin nyo yung mga viewers, yung kaibigan. Kasi para siya ang nag-view at nag-view sa every time na mag-post ka, papanuorin nila yan at papanuorin. Tapos kasi sa YouTube guys, excuse me, kasi guys sa YouTube meron ding ano yan eh, parang kagaya din sa Facebook na maglalagay ka ng status, ganun. Pwede ka maglagay ng status dun, like sabihin mo may post ka na ganito, picture mo, tapos may post ka na tomorrow magpo-post ako ng ganito, ganyan. Parang advertise mo rin siya. So ganun. May ganun din. So stay connected sa mga viewers mo, mga comment, kailangan kung may nagpapa-shoutout, shoutout mo. In short guys, gawin mo yung special yung mga viewers mo kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi ka naman magkakaroon talaga. Hindi ka magiging ganito, hindi mo mararating yung meron sa'yo kung hindi dahil sa mga viewers mo. Kaya si viewers laging special, siya laging number one sa puso mo. So guys, sana po may natutunan po kayo sa video natin. Sana naging helpful po ito sa inyo, sa mga gusto pa lang mag-start na maging vlogger, sa mga gusto maging vlogger na walang lakas ng loob. So kagaya ko rin yan na walang lakas ng loob nung una, hindi ako marunong magsalita sa camera. Paano ba to? Bakit ganito? Hindi ako marunong magsalita sa camera. Nahihiya ako, parang tanga lang ako sa camera. Ganun yung nasa isip ko nun eh. Ano ba to? Nagsasalita ako dito mag-isa sa bahay. Parang ganun. Pero nung paulit-ulit kong ginagawa, nakasanayan ko na rin. Pero actually guys, hindi pa rin talaga ako sanay. Kahit hanggang ngayon, medyo naiilang pa rin ako. Medyo parang naaalangan pa rin ako magsalita na mag-isa sa camera. Pero gaya nga na sinabi ko sa inyo guys, unti-unti yan, madidevelop yung sarili natin hanggang sa hindi na tayo mahihiyang. Kahit maraming tao, magbablog tayo outside. Kaya alam mo nyo guys, kung mapapansin nyo yung mga vlogs ko, laging sa loob lang ng bahay. Yung ako lang nakakakita or yung family ko lang nakakakita, nakakarinig sa akin. Minsan pag naririnig pa nga nila, nahihiya ako, naiilang ako. Kaya nga minsan niisip ko, sila lang naman yung makakarinig sa akin, okay lang yun. Pero kung mapapansin yung mga vlogs ko, lahat yun sa loob lang ng bahay. Dumating yung panahon, yung unti-unti na nasasanay ako, na nasasanay yun, natututo na rin ako humarap sa camera, natututo na rin ako magsalita, na hindi ako naiilang. So yun, actually guys, naiilang pa rin talaga nga ako, gaya na sinabi ko, pero hindi na kagaya talaga ng dati, na super super duper ilang talaga ako. And kailangan kasi guys, kapag nagbablog ka, yun lang yun na, yung pakiramdam ko lang, yung kumbaga yung maishishare ko na tips lang sa inyo, kailangan confident kasi sinasabi mo, kailangan informative kasi sa mga viewers mo, sinusunod nila yan minsan kapag may mga ganito, ganyan. Kaya ako, sa paggawa ko ng video, napakaingat ko sa mga viewers ko, iniingatan ko yung mga viewers ko. Kasi yung mga viewers ko, sinusunod nila yon kapag may mga tips akong binibigay, kapag may mga pampaganda ako. Kasi more on, ang mga vlogs ko kasi guys is more on pampaganda, pampabeauty. So, kailangan maging aware ako na dapat yung isishare ko sa mga viewers ko, dapat yung talagang nangyari na sa akin, yung ginagawa ko. Kasi, yun. Kasi hindi pwedeng gawa-gawa lang. Kasi may mga legit kang viewers na talagang ginagawa nila yan. So, yun.
So, kaya ako guys, super duper duper talaga ako, ilang pa rin talaga ako sa pagharap sa camera. And hindi, nung una, hindi rin talaga ako confident. And wala akong confident na humarap sa camera at nahihirapan ako magsalita, pautal-utal, ano ba to? So, natutunan ko ng bahagyan. Kunti pa lang ang natutunan ko. Actually, kunti pa lang natutunan ko guys. Na yun nga, ang technique lang pala dun guys, kailangan be natural. Kung ano ka, yung ka, kung ano ka, kung ano ka talaga sa puso mo, yung maging natural ka, hindi mo kailangang magpanggap sa camera. So, kung magkamali ka, okay lang, walang problema. Kung nagkamali ka sa words mo, kukunin ko mga washer, magkakaroon ko ng washer, it's okay, walang problema dun. Huwag kang malungkot, ganun talaga. Kailangan mo lang maging confident, tsaka, yun nga guys, maging natural ka pa. Sana may natutunan po kayo sa video natin ngayon, and dito na muna magtatapos yung video natin, and yun, sa mga nag-request nitong video na to, finally nakagawa na rin po ako ng video. And thank you so much for watching, guys. See you on my next video, guys. Thank you so much. Bye for now, guys.